Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra. At may isang alaga doon ang pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Hudya at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem at iniutos na sundin iyon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia sapagkat sinalansan sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asia. Pagdating sa hangganan ng Misya, ibig sana nilang pumasok sa Bitinia. Subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagta sila ng Misya at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga Macedonia, nakatayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan niyo kami. Pagkatapos ng pangitaing ito, gumayak kami agad sapagkat natanto naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Purihin ng lahat ang Diyos para ngalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginoo'y papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Ang Panginoon ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan Niya, kabilang sa Kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig Niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Alleluia, 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 Alleluia. Kayong kay Kristo na buhay ay sa langit na kalaan upang kay Kristo pumisan.